Hello guys, welcome back ulit sa ating channel. At ngayon naman ay mag-update tayo sa mga top trending stocks ano sa PSE. Let's start. And syempre, don't forget to subscribe guys. Ayan, sa ating channel. Tapos paki-press na rin yung all button para palagi po kayo ma-update and ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. Let's start with ano ba to? SSP. Wait lang pala. I-check muna natin yung mga previous ano natin na ano, video. Just in case na meron nang naulit, FCG meron na pala sa APX. FCG APX. Bali lima lang to actually. Ang gagawa natin video. Yan, kasi yung APX meron eh. Saka yung FCG, tama ba? Ayan. All goods. Tapos, ito Ritz, ka-upload lang po natin to. Paki-check na lang, ano. Ayan, sa may ano natin. Ayan, sa channel. Let's go back. And let's start, ano. Mabilisan lang to kasi lima lang eh. SSP. Check natin as of na wala pang breakout SSP ano. Okay, silipin muna natin dito. Possible kasi double bottom to eh. Double bottom pattern and yung possible target ito 2.69 and yung neckline natin sa 1.81. Okay, pagka nag breakout dyan possible na mag play out to guys ano. And sinukat na nga natin to yung height from here sa 0.94 up to 1.81. And yung target nga ito, 2.69. And pagka na-hit to, 48% guys ang pwede nating ma-profit dito. If ever na mag-play out nga yung double bottom pattern. No? Just in case, para meron lang tayo idea. Tapos, dito naman overbought na. So it means pwede tayong ano no mag pull back ng konti. Maybe pwede kasi ano eh. Kung i-check natin yung chart niya rito. Medyo ano siya ano. Ranging or sideways, 'di ba? So, medyo ano siya rito bouncy guys, ayun no. Medyo tumatalbog rito sa part na to eh. Ayan. Kaya tignan natin. Ayan, 200 day good. So for now kasi meron tong momentum since nasa taas, no? Ayan. So sana lang sana lang, pero kung siya ibabalik guys sa may baba, eh then much better no sa 0.94, 'di ba? Ayan, kasi pagka hindi to nag-play out yung double bottom pattern natin dito. Maybe, mag-create ng pangatlo. Ayan. Second option natin to, no? For SSP. Ayan. Just in case lang, ano? And ilang percent yan? Pagka sinukat natin to, from here, 1 point ano ba to? 79 siya. Close. Tapos hanggang dito sa baba, ano? Mga 48. Negative 48% pagka nalaglag dito, guys. Ayan. So, this is it for SSP, guys, ano? Ayan. Next, ION. For ION naman, ano nangyari dito? Ay, nag-rally ulit, guys. At hindi siya nag-pull back rito sa may support. Ayan, sa 1.43. Maybe sa Monday, pwede tayong ano dito mag-retest sa 1.61. Tignan natin. Let's see, guys. May possible 1.61, ano. Since para siyang channel
which is uptrend, guys. Uptrend. Since uptrend dyan, of course, pwede tayo ditong ayan, mag-extend, ano? As high as 1 point, I think dito pwede. 1.67. Ayan. Next. Pure Gold. Pure Gold. For Pure Gold, medyo kung titignan natin kasi still resistance to eh. O, diba? So, second resistance. Ito yun, guys. Ano? Resistance. Okay, right now. Tapos, itweak lang natin na konti ito. Ano? Ayan. Okay. And yung support. Ayan, sa 29.45. Support dito, guys. Okay, tas resistance sa 30.26. And possible dito kasi, yun nga, ano? Pwedeng cup and handle pattern. Cup tapos handle. Or ascending triangle pattern. Pwede rin ganong setup, no? Ayan. So, mga ganyan setup, guys, no? And let's see, kasi wala pa namang breakout for Pure Gold, no? Ayan, wala pang breakout, eh. 200, medyo malayo pa, actually. Ayan. Next. IMI. Last two. Check muna natin sa weekly to. Ayan, para meron tayong ano, idea. Okay, so far silip lang tayo dito. Okay. So right now I think mag-remove na tayo. At medyo intrusive na siya rito eh. Remove drawings. Ayan. Tapos punta tayo. Much better dito sa monthly, ano? Ayan, para makita natin. And yung possible support for this is saan pwede? Dito, pwede rito, guys, I think. 4.57, ano? Diyan. Tapos, saan pa pwede? Ayan. So, dito rin pwede sa may, ano to, 4 point, or sa may 3.8 pala, ano? Ayan. First, 4.57. Ayan, kasi marami tayong mga untog dyan, ano? Mga untog-untog. Tapos, yung next option natin, or yung second option, 3.8. Ayan. So, dito naman yun. No? 3.8. May mga confluence tayo dyan. Ayan. So, kita na dito, ano, for IMI. Ayan. So, yan po yung nakikita natin for this one. Pero, still bearish pa rin ito kung titignan natin. Based dito sa big picture niya. Ayan. So, wala naman tayong dapat ipangamba rito, ano. Still bearish pa rin naman to. Next, last SSI. SSI. Dito naman sa SSI, wait lang natin. Ano. Nag-consolidate na to actually. Ayan, pero i-check natin dito sa higher time frame. Much better. Ayan, sa monthly. So, sa monthly, super huge, no? Nung kanyang spike. From here sa 1.43, nag-spike as high as 3.12 ba to? Diba? So, more than 200% yan.
And right now, tignan natin kasi medyo pulahan na to dito guys, ano, sa monthly chart. So medyo pulahan na siya. And at the same time, overbought na rito sa RSI. Base po ito sa monthly chart. Kaya kung kayo ay bibili for SSI guys, medyo hindi po siya maganda, no? In terms of ROI and especially dito sa may chart. Because yun nga, masyado na mataas yung kanya upside rally, no? And maybe pwede isang rally pa to. Eh, pero tignan natin, ano? That kasi magkaroon to ng medyo magandang pullback, guys, for SSI. And I think tapos na po tayo. And maraming salamat po sa panonood. God bless.